Hi guys! Good morning! So, essentially na hindi ako nagsulay eh. May ginagawa ako. So, naisipan ko gumawa ng video. Hindi na sana ako gagawa eh. Kasi, nalagay ko naman na sa aking Facebook page. But, I have to. Eh, diba, parang itutuloy ko sana yung aking dating routine na product reviews. Pero, naisipan kong gawin to. So, advice first ang sasabihin ko. Advice, be cautious. Siguro, mayroon din akong sinabi doon na don't open your mind on observing and yung galaw nila, yung paano sila magsalita, acto ba sa katawan nila. Maybe better to learn about that one. Kasi, people are people. Kasi people, naging people sila na masama man or good. Depende sa environment, paano sila lumaki, yung family background, hindi mo yun maiiwasan. So, in spite that experience, maganda yung sinabi ko doon, pero mafe-feel mo yung post ko sa Facebook, yung medyo galit siguro, oo. Tapos, amazement din. Shock. Pero ako ngayon galit ako, sabi ko sa kanila or kung sino man gumawa nun, pero parang wala lang. Yung alam mo, yung you've been through an spiritual healing tapos nag-awake, maganda pala ang feeling yung marirelease mo siya, yung lahat ng pain, past pain, pag na-release niyo po yun, pag may bad experiences na po kayo, masakit. Pero matatanggal po siya agad. You can move on. Easily. Yun. It's not bad to put boundaries. So, may mga dumaan sa aking feed sa FYP ko sa TikTok kasi nakwento ka naman kung bakit. So, meron itong kwan. Healer, psychic, foreigner. Tapos, isa din po, ito is kwan. Hindi lang siya tarot reader, pero sa kanyang ginagawa daw everyday is nag-a-advise siya. Foreigner din. And, sa tarot reader, sa foreigner ito, isa sa gusto ko is ito. Feel ko po, ang sinasabi niya is genuine. Well, siguro yung na ano po sa, hindi siguro siya yun ano, hindi yun na sakto lang, or kung ang hiling ko din kasing mag-comment, sakto ako siguro ang napili. Kunwari general. Pero, alam ko, may pinipili silang isang tao. So, thank you very much kung ako yung biglang napili na ng instinct nila. Kasi, wala namang ganun, di ba? Pwede sigurong general, pero hint. Pero, pipili at pipili pa rin sila ng isang tao. Ayan, sa mga tarot reader. Yung sinasabi nilang general for their content. Ayan. For their everyday content. So, ayan. Ang hilig kong mag-comment din kasi noon. Natutunan kong mag-comment dahil sa ito. Di ba, para mapansin ka, kailangan mong mag-comment. Ayan. Advice ko din kung gusto nyo gumawa ng inyong social medias, you have to learn how to give emojis and ayan. Comment. Ano ba yan? Biglang nawala. Yan, comment. Pero dapat yung comment nyo related sa videos. Kasi ma-spam po yung comment nyo kung hindi related sa comments. Ay, sa video. So, sa Filipino, sinabi ko naman sa aking spiritual awakening journey is itong Filipino tarot reader na to kasi binibase niya po sa totoong buhay. So, sa kanya ko po nalaman yung card na yun. Demon. Maybe not about Dagayuma, but something, basta black magic ang ginawa ng person na yan or persons na yun. Pero, ngayon, sabihin ko, galit ako, ayaw ko silang makita. Pero, wala lang. Yun pala ang magandang miracle na ibibigay sa'yo ng spiritual healing. Yung, kung kunwari sa relationship, na hiwalay kayo, di ba? Eh, ang hirap mong makamove on.
parang from instant, marirealize mo na hindi kayo meant to be, na siguro may mas magandang darating na karapat-dapat. Yung marirealize mo yung positive kahit negative nung una. Pero for instance, lahat positive ang lalabas. So, pag na-release mo po yung ano, yung past pains mo, ngayon maaalala mo pa rin, pero wala na po yung pain na yun. Wala na po sa puso't isipan niyo yung pain po na yun. Hindi ko nga alam kung anong ano eh, na isip ko ng iko-content dito eh. Siguro ganito na healing advices, parang na-inspire din po ako sa mga ganon. Kasi yun nga yung dalawang binigay ko na sample na ano, ang galing, lalo ang galing nila, ma-feel mo yung ano sinasabi nila, yung you take it positively. Parang yung una po na foreign psychic or healing advisor, alam mo yung ano, yung napanood ko kagabi, parang tumatak sa aking isipan at puso dahil doon kumaan yung aking pakiramdam kahit umiyak ako. Yun ang maganda, lalo po sa relationship, di ba? Mga advisors na talagang magaling. So, sana yung mga psychologist na doctors, sana magkaroon po sila ng ganun na gift, or mas maganda siguro sila mismo magpa-heal din po sa kanilang past pains para sa kanilang trabaho ma-apply po nila. Ayan. Hindi naman masamang mag-ask ng help sa ibang tao. Kasi ako, dahil siguro sa hilig ko sa social media, ay, doon po siguro nagparamdam si Gana. Doon siya nagparamdam. Kasi alam naman yung nakikipagkwentuhan po ako, pero hindi ako open. Pero matanong ako sa kakilala ko, alam po nila yun. Matanong ako. Pero pag sa sarili ko, hindi ko siya magkikwento. And naisip ko pa kahapon na I envy sa Tagalog. Biglang nawala. Yun, I envy sa English na lang yung mga taong na-release agad nila yung ano, yung iniisip nila na sitwasyon. Ako, hindi kasi ganun eh. Yung kailangan pang mag ilang days bago mawala yung nasa utak ko. Kung kunwari may isang sitwasyon na nangyari, or kahit masaya man yun, bad, hindi ko siya marirelease agad. Ang dami ko pang iisipin, ang dami, lalo pag bad yun, bakit ganito, ganyan. Hay! Pero ngayon, nagpapasalamat ako. Dahil po sa malikot ang aking utak, minsan, well, sabi ko nga, observant po ako, pero minsan close po ang aking mind. Pag hindi naman kailangan. Pero meron yung time na, but biglang nag-open aking observation, tapos may mapapansin ako. Ayan, kaya yun, lumalabas yung sinasabi ng intuition and instinct with that observation. Ayan. Pero actually, minsan, close-minded ako. Kunwari, pag may kausap ako, pag ayaw kong marinig, talagang di ko talaga siya narinig, kaya, ha? Parang bingi? Ayan. Nag-ano sa sarili. Parang nag-ano ng boundary. Ayan. Hindi masamang mag-ano ng boundary kung alam mo namang ano, nasa tama, or alam mong ikapapahamak mo. Ayan. Kahit family member man yan or hindi. Or sa sarili mo din. Pero always, always put God in everything, kasi talagang siya po ang daan. Dahil sa kanya, kung hindi dahil sa kanya. Kasi ang alam ko po, ang spiritual awakening, hindi po ganun kalala. Pero yun, nagsabay kasi, buti na kaya. Advice ko po para makayanan nyo po yung mga ganung black magic, or hindi man natin ma-explain na totoo pala, kahit ang daming nagpatunay, yung parang napanood mo lang lumabas sa yung isipan, ah okay, parang ganun. Eh, you have to set your boundaries. Ano ba yan? Boundaries, be observant, yun sabi ko. And
magtatak kayo sa isip at puso nyo ng talagang goals nyo at palakasin nyo yung faith nyo kay God. Kasi ang goals ko po talaga, yung nasabi ko nga sa Facebook page ko, kung anong pangalan ko din po dito sa ano sa YouTube, yun din po pangalan ko sa Facebook page ko, na ang nakaano sa akin tatak. Kasi mostly po na ano kasi natin ngayon is soulmate, twin flame. Pero hindi po yun daw ang dapat anuin natin sa spiritual healing na nangyari before nung full moon na yun. Dapat all sa ating sarili, family, environment, world. But important is yung sarili natin at ma-release yung pain na yun. Kasama na rin yung love na yun. Ma-release yung negative na magiging positive. Hindi po all about soulmate lang, twin flame. Yun po ang isang natutunan ko. Kakapanood. Siyempre, alam nyo na yan. Kakachits, alam nyo na yan. Kasi nga, natutunan ko pong dati-dati nung nag-aaral kami, umaasa ako sa leader namin kung group, ano. Pero ngayon na nagiging adult ka na, talagang sarili mo talaga po ang maaasahan mo kahit family. Minsan, hindi po sila tutulong at maniniwala sa sasabihin mo. Kaya natutunan ko pong ako, kahit kunwari pag dati kasi ang naging obsession ko is kasi may second channel ako pero bilang tumigil. So ito ang aking parang ginawang kwan. Parang inachokwera ko na yun, yung about Bitcoin and earning online. So, kailangan mong, mahirap din gawin yun eh. Kailangan mong matutunan kung paano gawin. Pag magtatanong ka, masungit yung ano. Nag-invite nga sila, tapos pag magpapaguide ka, wala. Iisa or dalawa lang yung gustong i-guide ka. Kaya, sarili mo lang din. Kailangan matutunan yun. So, natutunan kong, sige na nga, ako na lang sarili kong gagawa. Kung yung hindi ko talaga alam, yun ang tatanungin ko. Kahit masungit man yun. Tatanungin ko talaga, mangungulit ako. So, sa bagay naintindihan ko naman sila. Nakakainis nga naman, lalo pag yung simple lang, hindi pa nila alam yung iba, pero naintindihan ko naman yung ano, yung iba din na ganun. Kasi hindi sila open sa ganun na nagsisimula pa lang kaya natatanungin. So, natututunan pa lang nila. Nandun na rin ako. Lahat naman po eh. So, learn also to protect your energy. Yun yung sinasabi nila. Oo nga. Yung don't always give that energy. Parang give and take. Parang mas maganda yun. So, learn to balance. Pag nakuha nyo na po yung spiritual awakening, kailangan matutunan nyo pong mag-balance din kasi mahirap din pala. Meron yung hindi naman frustrating, pero alam mo ba yung makakasalamuhan mo yung ibang tao is kwan? May bad, good, may sasa. Yung bad na, at good na yun, yung may sasabihin silang masama at maganda, iti-take mo, magra-rumble, wala na ang energy, lalo pag nasa ang trabaho mi is sa people, madaming tao. So, okay lang din pala na matutunan yung mga ganun. So, something wow. It's so magical and impossible. Pero pag matutunan mo yun and yung spiritual, i-an mo sa physical and reality, wow. Napaka-wow. Parang impossible would be possible. Napaka-magical. Ako nga parang, nandun pa ako na, wow. Nandito ako sa reality. Pero lutang sa excitement at ano, ano may ganito pala talaga. Parang ganun. Ay. So, mas maganda rin yung connect with nature kasi mararamdaman mo talaga yung peace with animals. Kahit isa po, kasama sa bahay, nakaka-relax din po kaya sila. Or plants. So, yun, yung mga mahilig mag-plants po. Kasi kasuyuhin nyo sila. Oh, hindi ko na asikaso. Plant ng kapatid ko yan. Parang once a week lang ako nagdi-delay. Talagang iniisip ko lang talaga ano. Ay, magpera yan. Hala. Kasi nga sa
everyday living natin, hira talaga ang umiiral. Lalo pag malaki ang bills. Ayan, dahil sa bills. Needs everyday, basic needs. So, we have to relax din sometimes. Hindi rin masamang mamasyal yung gusto mong gawin kahit once in a while. Or yung pag may family ka, family bonding, yun yung sinasabi nila. Or pag, ayan, yung isa pa, di ba? Yung toxic na sinasabi nila. Ayan, mawawala po yan pag na-release nyo na po yung past pains nyo. Kung may another problems, ayan. Alam ko may malalaki pa akong mararanasan na problems. Pero kay, lagi kong pinipray kay God na sana makakayanan ko. Makakayanan namin na sa family. So, sana yung mga family members na napapanood po nila to, huwag nyo pong isipin na ano. I want you to take it in heart, mind, with positive, not negative. Na sasabihin na nagmamagaling. Hindi po, kasi nagsasalita po ako through experience po. Kasi natututo pa lang ako. Hindi ko po katulad kayo na may anak. Nagkaroon ng anak na, kasi alam ko naman po na mahirap talaga magkaroon ng family. Kaya yun ang isang ayaw ko pong mag-asawa kasi kailangan kong maging handa. Yun ang hindi naintindihan ng iba. Kaya, better maging handa ka physically, emotionally, spiritually, especially money. Kasi yun po, paano yung gagastusin mo sa kasal, sa future. O diba? Kahit konting ipon po sana. Ayan, kahit huli po, hindi naman huli ang lahat. O diba, 16 nga, ano eh. Meron pa siyang nahahanap na love life. Nahanap pa niya bata sa kanya. Mga amazing mga yun. Kung ano man purpose ng nakipag-relationship sa may edad na, eh, sana maganda. Wala na tayo doon. wag na natin gawin ng topic yun sa kanila na yun. So, ang buhay na lang natin, ang anuin natin, yun po ang pinaka-importante para makuha natin yung love na hinahangad natin. Magsisimula sa ating sarili. Yun po talaga. Para makuha natin yung wish natin na yan. Kahit man tapos yung full moon na yan, matutupad po yung wish nyo na yan. Kung magsisimula po sa inyong sarili at gawin nyo yung spiritual healing, promise, parang yung impossible would be possible, yung mararamdaman mo na parang kaya kong gawin lahat. Parang yung bata, di ba? Yung, alam mo ba, yung kaya mong gawin nung bata ka na umupo doon sa yung bar na, yung metal na bar? Kaya mo pang umupo doon. Very confident ka. Tapos, nagro-roll-roll ka pa. Tapos, biglang lumaki ka. Bakit hindi ko nakaya? Yun pala, may boundaries na. yung takot, yun. Biglang meron kasi yun sa bata. Is, meron yung free will na sinasabi nila. Yung iniisip lang nila maglaro, maging masaya. Yun siguro ang nawala sa atin, no? Nung lumaki tayo, naging adult tayo. Kung ganun kaya ang ano, gawin natin din na naging adult. Na, syempre, maging matured din. Syempre, iba din yung bata. Ah. Pero, yung feeling, o diba? Yung free will. Para magawa din ang lahat parang nung bata pa tayo. O diba? Yung kontento tayo. Nung bibigyan tayo ng piso. Hindi, wow, thank you. Parang ganun. Ay, wala na. Thank you sa candy. Parang ganun. Ayun, nawawala din yun. Yung thank you, sorry, forgive me. Wala na po yung word na ganun. Nung tumanda tayo, kahit mga bata ngayon, kukunti na po yung magsasalita ng ganun. So, mas maganda siguro yung kayong mga magulang. Ano, ituro nyo sa mga anak niyo. Ay, ano pa ba? Parang wala na akong sasabihin. Love yourself always. But don't be confident kasi parang hindi rin maganda yun. Kasi iba rin ang kakahinatnan nun. Yung too confident. Si Adonis, alam niyo yun?
too much confident with himself. Ayan. Hindi rin maganda yun. Dapat balance po. Okay lang matakot. Basta, alam mo naman. Okay lang din confident, pero not too confident. Okay lang din may in love, but not too in love. Parang, bigyan mo din ang sarili mo ng love na yon. Huwag lang yung siya lagi. Or ikaw lagi. Ayan. Dapat balance po. Yun talaga ang importante. Ano? Balance. Free from our ego na yung sinasabi. Huwag po laging ego. Id. Dapat balance po yun. Pag sa psychology, tatlo. Tatlo ata yun eh. Id, ego, super ego. Apat or tatlo? Comment na lang po dyan. Ayan. Dapat balance po yun. So, well, kasi gusto ko rin kasi yung ano eh, subject na psychology. Ah, parang na-apply din ah. Uy. Sabihin nyo man, ano, may pagkaganon ako. Eh. Kasi totoo naman. O, diba? Pag i-realize mo. Kasi pag laging me, you, wala na po. Paano naman him? Ayan. Dapat me, you, him. And world. Yung paligid. Isipin mo din. Kaya, kasi pag hindi natin inisip yung paligid, yun yung masisira na po si nature. Ayan. Kaya, madaming basura na naka-ano dyan. So, ayan. Thank you guys. Kasi mahaba na po tong sinabi ko. Thank you for watching and hearing my thoughts and maybe advice. And give me an advice also. Please comment. Biglang na-off nung 30 minutes na. So, kailan ko na magpaalam daw. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell notification. Comment if you want. And share. Thank you very much for hearing me.